mula nung na-stroke ako, ako'y naka-wheelchair na. Nagkaroon po akong sakit sa bato. Sabi po, hirap po ng buhay pag may sakit ka. Death came to the world because of Adam. Dahil si Adan po'y nagkasala, pumasok ang sakit, karamdaman kamatayin sa mundo. At yun po yung dala-dala ng lahat ng tao mula sa araw ng kapanganakan. Yung salitang S-I-N, sin, Satan, implanted nature, naghahari na po sa kanya yan. Totoo nga ba na may himala? Amen! Ito ay nararanasan ng mga taong nakarating sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Bilang patunay, saksihan natin ang buhay ni Sister Juana Bartolome at ng mag-asawang Brother Juanito at Sister Belen Salazar na ilan sa mga nakaranas ng himala ng Diyos. Ako po ay may sakit noong 2010. Sabi po ng doktor, kulang po ako sa potassium. Hindi po ako makalakad ng 2 araw po. Pag na-dextrosa na po ako, doon lang po ako nakakalakad. Tapos hanggang sa dumating na po ng nagkasakit po ako ng diabetes at nagkaroon po akong sakit sa bato. Namanas po lahat ang katawan niya. Hindi ko po siya mabuhat. Pag gumatake po yung sakit sa bato ko, yung balakang ko po, nasakit po grabe. Ang hirap din na minsan umihi. Mahirap pong dumumi. Hirap po akong makatulog. Wala pong lakas yung binti ko. 2 buwan po akong hindi makalakad, hindi makatayo po. Hirap po ako. Sabi po ng doktor, lalala daw po ako pag di ako nagpa-dialysis. Findings po ng MRI, wala naman daw pong nakitang sakit sa buto ko. Di daw po malaman ng sakit ko. Pagka ikaw ay na-check up na, ulit-ulitin pa yan para siguradong cancer-free ka o ano pang disease yung nasa katawan mo, okay po yun, dapat po yun. Pero pag si Jesus ang humipo sa iyo minsan lang, lahat ng salo sa katawan mo, patay. Hindi lahat ng doktor ay alam ang sagot sa sakit mo. Si Jesus, hindi niya lang alam ang sagot. Alam niyang pagalingin ang lahat ng karamdaman mo. Kulang-kulang po na 100,000 na po na gastos po. Pambili po ng mga gamot, injection, para sa diabetes po. Hirap po. Hindi ko po malaman kung anong gagawin ko dahil wala akong pera. Hindi naman lahat ng doktor, pero pag wala kang pera, problema yan. Kay Gis, kahit ala kang pera, ala kang problema. Nautang po ate ko. Paulit-ulit po akong in-x-ray, sinitiskan. Naranasan po namin humingi ng tulong sa gobyerno. Asawa niya ay nagsawa na siguro tumingi, naawa sa kanya. Dahil wala naman siyang magagawa. Wala siyang trabaho. Wala siyang may pakain. Nahihiya na siya sa mga kapatid niya. Anak ko, kaya umalis na lang. Ginagawa akong lahat para gumaling siya. Nagkaroon ako ng hypertension kapag ako'y sinusumpong umibigat itong aking dibdib. Nagkaroon din ako ng mild na diabetes. Ang may bahay ko po ay may sakit din diabetes at saka hypertension. Na-stroke ako nitong 2015. Mula nung na-stroke ako, ako'y naka-wheelchair na. Talagang walang lakas ang mga paa. Talagang hindi makalakad ng walang tungkod. Wala siyang hinihinging kondisyon. Hindi kanya tatanungin kung ano reliyon mo. Kung mabuti kang tao o masama ka.
mahirap ka o mayaman ka, matalino ka o mangmang ka, kung ano trabaho mo, ano negosyo mo, maganda amoy mo o hindi, hindi kanya tatanungin. Isa lang ang demand niya, may problema ka ba? May sakit ka ba? May sularinin ka ba? Kung sawa ka na dyan at gusto mong tulungan kita, isa lang ang hinihingi niya, lumapit ka sa akin. Wala pong pasubali ang salita niya patungkol sa inyong kagalingan, na walang sawang nagtuturo, nangangaral ang Panginoong Jesucristo at nagpapagaling ng lahat ng iba't ibang mga sakit at karamdaman. Lahat po ng klase ng sakit ay kaya niyang pagalingin. The moment na may lumapit sa kanya kagaya ng paglapit niyo po kaagad ngayon, sila po ay kanyang pinagaling. Isang araw po, nagpunta po ako sa center ng Dasmariñas. May nakakita po sa akin na isang lalaki na inimbet po ako na umaten sa Jesus is our shield, oras ng himala. Isang hapon, kaming dalawa ay nanonood ng TV. Siyempre, nakita namin ang Channel 42 at ito'y oras ng himala. Nakita namin ang mga ginagawang paghihimala ng apostol. Tuwing nanonood kami, pag sinabi ni apostol na sumabay kami sa kanyang panalangin, sumasabay kami at talagang gumagaan ang aking pakaramdam. Ako po ay gumaling ng lubusan. Dumalo po kami sa Jesus Our Shield. Kasama ko ang aking may bahay na naka-wheelchair. At ako nga po ay nakadalon. Kasama po ng nanay ko. Sabi niya po, lahat po ng mga naka-wheelchair pumunta po sa harapan. Yung lahat po na naka-wheelchair kanina nakita ko. Lumapit po kayo sa harapan. Nang magsalita po si Apostol, ako po ay na-bless. Umasok po lahat ng mga sinabi niya sa isip ko, sa puso ko. Pagka kayo po ay pinag-pray at pinatungan ng kamay ng lingkod ng Diyos, i-claim po nyo mula ulo hanggang talampakan kayo po ay magaling. Lahat po ng sakit nyo po ay mawawala. Lahat po ng salot ay mamamatay. Palalakarin po kayo ni Jesus. Naramdaman ko po yung pinag-pray niya ako. Kinilabutan lang po ako. Nadadama ko po yung presence ni Lord na pumasok po talaga siya sa puso ko. Ako po yung una-una pong pinatayo niya. Gumaan po lahat ng pakiramdam ko na nawala po lahat ng mga sakit ko na alive po ako. Yung tuwid ko, lumakas na po. Umokay po lahat ng pakiramdam ko. Nakalakad po ako. Sino nagpagaling sa'yo? Si Lord po. Nagagawa mo dati yan? Si po, ngayon lang po. Gano'ng katagal ka na sa wheelchair? Dalawang buwan na po. Dalawang buwan. Tapos na yung problema mo. Ako'y maipag-pray ni Apostol, kalakasan ang akin naramdaman at kagalakan. Ako ay napaluha dahil ako'y pinagaling na ni Lord na katagal ko nang inihiling. Pinalakad niya ako ng walangan tungkod, nakailang hakbang ako. Yun ang aking tenga, magaling na. Yung pero ngayon, wala na. Yung tenga po niya, mahina o lumusbingi ngayon. Nakarinig na. Opo. Dati, hindi kayo nakakatayo ng ganyang katagal. Kanina po, nakakatayo, nakahawak sa tungkod. Ay, ngayon, wala na po kayo tungkod. Praise God. Thank you, Dr. Jesus. Thank you. Thank you.
Salamat sa Panginoon at ako'y patuloy niyang pinagagaling at binibigyan ng kalakasan. Kakahakbang na ako ng ilang hakbang nang wala akong kapit. Nang mga paa ko ay nagkaroon ng lakas at nagkaroon ng katatagan. Meron din akong sleeping pills. Nakakaranas ako hindi makatulog. Nang ako'y narito na sa Jesus, Cesar Shield ay maayos na ang aking tulog. Kaya ako'y tuwan-tuwa at nagpasalamat sa Panginoon dahil sa pagpapagaling sa aking may bahay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, pati rin po kay Apostol Renato Carillo. Dahil po ako nagaling at natapos po ang aking paghihirap mula sa sakit at aking karamdaman. Wala na po ako nararamdaman. Magaling na po ako. At ang kapatid ko po ay magaling na po at nakakalakad na po. Ang saya-saya ko, talagang totoong may himala. Buhay na buhay ang Diyos. Sa Jesus ourselves, gumaling ang anak ko, pati ako, nawala rin yung karamdaman ko sa dito, sa dibdib at sa likod. Nawala yung sakit ng balakang ko. Talaga pong may himala sa Jesus our shield. Oras ng himala, ako rin po mismo nakaranas ng himala doon. At sila hindi na bumalik pa sa ospital sapagkat ang kagalingan ay kanila nang naranasan. At ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy rin sa kanilang mga buhay. Noon, ako po ay nag-abroad sa Saudi Arabia. Sa kabila ng maganda-gandang sweldo, ay talagang ang tawag nga doon sa gaya ng aking may bahay ay taga London. London eh, London. Nang kami po ay umaten dito sa Jesus is our shield, napakalaki pong pagbabago. Sa biyaya po ng Panginoon, ang asawa ko po ay mayroong siguradong kita yung kanyang pension buwan-buwan. Binibigyan kami ng new grant at saka meron din kami saging. Talagang sa tulong ng Panginoon, ang mga saging na ito ay yumayabong, talagang naglalakihan. Talagang maraming inaani kami. May bumbuko. Meron po kaming dalawang sasakyan na siyang magagamit din namin. Wala na kaming utang at patuloy kami pinagpapala ng Panginoon. Talaga yung mga natutuhan ko noong ako'y 30 years na sa ibang fellowship ay masigit pa ang aking naunawaan dito sa Jesus is our shield. Kahit ilang months lang ako narito. Pinalaguan niya ako mabuti. Talagang napakalaking pagbabago sa aking espiritual. At hanggang ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa dinami-dami ng mga taga Alfonso. Kami mag-asawa ang dinala ni Lord dito sa Jesus is our shield. Alam namin ito hindi aksidente at ito talagang ginawa ng Panginoon upang kami ay makakilala sa Kanya ng lubusan at magkaroon kami ng katatagan at ng matinding pananalig sa Kanya na ito ay nadadama namin. Dito po kami gumaling sa aming mga karamdaman at bayong pagpapala ang pinagkaloob sa amin lalo na sa pinansyal namin pangangailangan. Ay naghimit yung makatanggap ng himala, kaya'y pagpapala. Kayo po'y dumalo, makiisa, sa gaganapin, glorious, victorious, heaven heralding, Jesus is our shield worldwide ministries, 30 years living like Jesus anniversary, with theme, Open Heaven. Sa darating na October 26, 2019 at 1 p.m. sa Cuneta, Asodom, Pasay City, gates will be open at 12 noon. At sa October 27, 2019 from 2 to 7 p.m. October 28, 29, 2019 at 1 p.m. sa ating main church sa number 1069 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City, behind Shell Station Muñoz, in front of DMCI Home Zinga Towers. Halina, isamang yung mga kaibigan, pamilya at mga mahal sa buhay. At maranasan ang bukas na langit. Ito po ay libreng gawain.